station number one. SM Radio Station. Love Radio. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Lamang po ako sa pangalang Ellen. Natutuwa po ako every time na naririnig ko kayo. Natututo din po ako sa mga lessons na hatid ng Mahiwagang Burnay. I always look forward to listening every day. At ngayon, nais ko naman pong i-share ang love story naming mag-asawa. It all started nung third year high school kami, way back 1990. He was playing volleyball, tapos nakadungaw ako sa corridor ng school that afternoon. Ewan ko ba kung bakit pangatlong taon ko na sa school, pero noon ko lang siya nakita. O baka naman sa iba lang talaga nakatuon ang aking mga mata. Anyway, when I saw him, alam kong nagustuhan ko agad siya. I like the way he moved, yung porma niya, yung kulay niya, at ang chinito niyang mga mata. Ipinagtanong ko sa mga schoolmates ko kung sino siya. Nakilala ko naman at naging classmate ko pa siya sa isang subject ko. Pinilit kong matutong maglaro ng volleyball kahit takot ako sa bola. Lagi rin akong nakabuntot kapag may competition siya. Matapos ang ilang linggo kong pagpapapampam sa kanya, sa wakas ay na-power spike ko rin ang puso niya. Naging kami ni Jojo at naging steady ng halos isang taon. But when we were about to graduate noong fourth year, ay nagkahiwalay kami ni Jojo. Hindi na kami nagkikita and wala kaming naging closure. Naging malabo na talaga kung ano ang meron kami. As the years went by, change course na rin ako sa love life ko. Nagkaroon na ako ng ibang karelasyon. Pero isang beses, nagkita kami ng batchmate ko and close friend ko. Sa pag-uusap namin, nalaman ko na hinahanap daw ako ni Jojo. Nagbigay siya ng telephone number at if ever na makita raw ako, eh tawagan ko daw siya. Luma. 723-8899. Diba? Bigay mo yung phone number ko, sulat mo sa papel. Tapos bibilangin po yun. Oo, dapat isa. Dapat 8 digits to. Nagbigay siya ng telephone number at if ever na makita raw ako, eh tawagan ko raw siya. Wala nang isip-isip. Kahit alanganin ng pwesto at may boyfriend ako noon, ay nireceive ko pa rin ang pagpaparamdam ni Jojo. Kinuha ko ang number niya at tinawagan ko siya. Hello, Jo. Si Ellen to. Naalala mo pa ba ako? Ang sabi ko sa telepono. Naalala ko yung mga phone card. Yun na uso, di ba? Wala na no? Yung kailangan yung phone card, kung hindi nyo po naabutan yun, kailangan nyo siyang i-ano, loadan. Oo, para siyang beep card. Oo, yung loadan mo siya, SIM. Housing ng SIM card ngayon. Kasi papasok mo dun sa ano. Dun ko na-imagine na gano'n. Tumawag si Ellen kasi lumang panahon. Wala na ako nakikita ng phone booth sa labas eh. Wala na. Doon, nasa labas yan lagi ng mga restroom, di ba? Sunod-sunod yung mga tatlo, apa. O kaya sa tapat ng mga convenience stores, yan.
at ika-17th year namin ay nagpakasal na kami sa simbahan. That's the time din na nag-umpisa na rin po akong maglingkod sa aming parokya. Apat na ngayon ang aming mga anak, dalawa po sa kanila mga professionals na. Nasa Kuwait naman si Jojo at 6 years nang naninilbihan bilang OFW. Natutunan ko na sa buhay may asawa, napaka-importante na matatag kayong dalawa. Pero kung dumating man ang pagsubok, mahalaga na may isa sa inyo ang mananatiling nakatindig at aalalay sa isa. Kailangang i-block ang anumang tukso, i-spike ang pride, at i-dig ang natitirang pag-asa. Gaya ng larong volleyball, nagtatagumpay sa huli ang pagsasamang hindi sumusuko at may pagkakaisa. Napatunayan ko rin that love always finds a way kahit gaano man katagal kayong maghiwalay ng taong nakalaan para sa'yo. Ako po si Ellen, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Hindi nalalayo sa edad natin to malamang. Oh, hindi ah! Hindi! Ay, oo. Oo, kasi ano, phone card. Uh-oh. Jojo pa yung pangalan. Oh, 94-95 ang mga hit song nun, yung mga One Sweet Day. Yan! Yan. Ito, ito, Mariah ito. Carey ka, partner! Oh, yan, ganyan. Mga, yan! Boys to Men! Yan! Yan! Yan. Yan, di ba? Bongga yan! Alam mo, nakakatuwa. O nga, no, hindi ka layuan. Oo, hindi na. Anong year ka na-graduate ng high school, partner? 96. Mm. Ikaw? 97. Okay. Ikaw, uh-oh. Tanghenyo. Ang nabutan na kanta ni Tanghenyo. 3 coins in a fountain. Dakdog in the window. Ow! Ow! Yan yung mga nabo. Huwag na nating tanongin. Wala nakaka-relate ng mga millennials. Sabi nila, yung tatlo nagkakaintindihan, no? Papuntayin nyo yung nanay nyo, panoodin nyo na FB Live, makaka-relate nanay nyo. Oh, di ba? So, 90s, di ba? Yes. Best era yan eh. Oo best naman. Era yan. Isipin nyo po mga kabisyo, bago namin pag-usapan yung love story ni Ellen at ni Jojo. Tapos yung Ellen, di ba? Ang luma din ang pangalan. 80s din yan. Oh, Ellen and Jojo, Ellen, yes. And Jojo, yes. Jolen. Oh, di ba? Oh, so, yung eksena ka nung 90s, best ano yan, best era ever yan. Correct. Di ba, bago dumating yung cellphone, yan nga, phone card. Di ba, may phone cards. Oh, transition from analog to digital. Correct. Nasaksihan namin lahat yan. Kaya tama. Ngayon, pag nagbanggit ka nga ng cassette tape, Walkman sa mga bata, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Eh, tayo nasaksihan natin lahat yan eh. Discman. MS Word to... Oo, correct. Yan. Yes. Tapos, truth. Tapos, ano yung 3.5 floppy disk. Yan. Tapos yung mga disket na iba't ibang kulay. Yan. Favorite to favorite ko yun. Bibili ako sa National Bookstore. Tapos, iba't ibang kulay. Yan, di ba? Hindi na nila alam yun. Hindi na nila alam yun. Yung USB tanging, na ngayon. Oo, ang tanging game sa computer, yun nahuhulog yung letra. Tapos pipindutin mo, nahuhulog na yung Y. Pindutin mo. Tapos mag-level up ng words na. Yan. Tapos itatype mo din. Naabutan namin yan. Sorry, millennials, cannot relate. Yan. Pero best era yun. Kasi kami yung nakasaksi. Di ba? Yun yung... Correct. At saka yun yung panahon na kapag nagde-date, katulad ng date ni Ellen at Jojo, wala silang hawak. Hawak na cellphone. Totoo yan. Pag nag-date sila, nag-uusap silang dalawa. Galing sa puso at correct. Isip lahat. Tama. Hindi ginugel, kinapipaste sa kausap. Tama. Hindi ganon. Saka nag-uusap. Mm-hmm. Hindi po nagpipicture yung mga tao ng pagkain bago kumain. Tama. Diba kung magpipicture man, buo sila na magpipicture after o kaya during, ganyan. Tapos hindi pa sure kung madedevelop. Diba? Kasi pwedeng na-expose. Ganyan.
yan. Best era ever. Totoo yan. At saka mas ramdam mo yung effort ng taong nanliligaw. Oo, kasi tingnan mo naman si Jojo, yeah. Diba? Siguro, gano nakagusot yung papel na may telephone number niya na pag nakita nyo naman si Ellen, pakisabi naman sa kanya, tawagan ako, diba? Totoo yan, mahirap matrace ang taong nawala sa buhay mo noong mga panahong yun. Online lang kasi. Oo. Correct. Tapos pag nakikita, sasabihin lang, kita tayo sa puno ng mga... Oo, pero magkikita. Tama. Magkikita. Hindi. Ngayon, isang click mo lang, diba, lalabas sa lahat ng info eh. Ka-text mo na, hindi pa rin dumadating sa oras. Meron na ngang ways, pwede mo nang ma-determine kung nasan talaga yung actual niyang location. Hindi pa rin dumadating sa oras. Bulok! Bulok yung ano, dekada ngayon! Woo! Go 90s! Proud team 90s. Diba? Proud na proud. Stationary na mabango, pocketbook, o. Oh. Diba? Daming relate, o. Oh. Ano? Mabuhay ang mga tito and tita. Diba? Teka, salangan natin ang mga 80s na songs. Ano yung mga ano? Ano yung mga natatandaan ninyo? May mga nababasa po ako dito sa Facebook Live eh, 'di ba? So, ano, ligawan sa bahay, hindi sa cellphone. Yan. Tama. Totoo oo, 'yan. Pupuntahan ka talaga sa bahay. Yung kabog ng dibdib mo matindi kasi mimit mo yung nanay. Oo, tatakas yung tatay mo naghahasa ng itak ganun. Diba, lalabas diba? Yung palakol, wala namang sisibakin. Best era ever. Pasensya na, Ellen at Jojo, hindi na namin napag-usapan yung love story nyo. Basta natuwa kami kasi kahit sa mo pagbalibalik na rin kung talagang kayo ang itinadhana para sa isa't isa. Mm-hmm. Diba, talagang gagawa ang tadhana ng paraan. Diba, God will make that way and love will find its way. Diba? Correct. At yun yung nangyari sa inyong dalawa, Ellen and Jojo. And thank you for sharing your story. Mabalik tayo sa 90s. Nirap up na. Nirap up na yung kwento mo. Pag-usapan natin ang mga buhay ng tito at tita. Doon nagsimula yung mga boy bands na. Oh, correct. Diba? Anong paborito nyo kanta? Sasalang ko. Yun nga, mga boys to men. Ano? Spice Girls. Talaga mo sinikol ang Spice Girls. Baka tumayo sa upuan yan. Diba, ano ka ba? Dahil sa kwento mo, Jojo and Ellen, na-revive ang teenage life natin, teenage diba? Years namin. Tamagotchi. Dati ang laro lang Tamagotchi, masaya na tayo. Di ba parang yun yung inaalagaan natin, sobrang lungkot pet. Ka pag hindi mo pinakain. Mamamatay. Oo, yun yung, kung ngayon yung ML o Mobile Legends yung parang inaalagaan ng iba, noon yung Tamagotchi, inaalagaan namin yung ano, yung mga pet namin. Kapag hindi namin siya napapakain dati, namamatay din sila. May ganun. Tapos yung graphics niya, black and white. Oh, di ba? Masaya-masaya na kami noon. High-tech na nga sa atin yung snake sa cellphone dati. Di ba? Naglabasan yung mga ano, mga antenna na telepono. Tapos ang pinakang game lang noon, snake. Snake lang. Na black and white. Na black. Nakakala mo, wow, cool na cool. High-tech na high-tech yung feeling eh. Tsaka yung cellphone na may acetate. Oh, isa pa yun. Oo. Natatandaan ko kasi picture namin ng jowa ko yun eh. Parang ipapa-acetate mo tapos yun yung magiging screensaver mo. Kasi yun yung nakalagay sa phone. Diba sa 5110? Pupunta pa ako ng Green Hills noon tapos picture namin. Diba ngayon kasi wallpaper is... Diba? Oh. Wallpaper yan eh. Wallpaper noon, acetate. Naabutan niyo po ba yung acetate? OMG. Tapos lahat ng tao addict sa brick game. Mayaman ka kapag naka-brick game ka. Mga Nintendo, family computer. Tama. Computer. Joe loves talaga. yung wired pa yung laro computer. Sa computer na pag naglaro ka ng Super Mario, pag tumalon, hila-hila. Correct. Pag hindi gumana, papagbag mo muna. Diba? Sabi ni Glenn Bailon, yung polo shirt na may baliktad na white t-shirt sa loob. Yan. Cellphone na may backlight. Natandaan niyo ba yung cellphone na may cool backlight? Cool ka nun, no? Na pag may nag-detect sa'yo, umiilaw. Oo, correct! Oh my God! Feeling mo mayaman ka, angat ka sa iba. Oh, di ba? Great era talaga ang 90s. Sobra talaga, promise. Daming nakarelate. Mm-mm. Yung cassette tape daw na may side A, side B. Correct! Di ba? Multiplex! Pag bumili yung mga tita nyo ng multiplex na may mga kanta ng yung It Must Have Been Love. Apat yun!
Diba? Mm. Saya-saya ka na noon. Correct. Nakakamiss ang... Ace of Base partner. Oh. Ayan, I saw the sign. Oh. Yan. Tapos, memorize natin lahat ng mga kanta ay ng laro sa family computer. B-Wings, Galaga, oh, ano pa Battle ba yun? City. Battle City yun! Big Dog, yan. Patok yun. Patok na patok, diba? Tsaka Walkman. Ayun. Isipin mo dati naka-Walkman yung mga tao. Tapos nakita natin yung ano. Sasayaw na yan. Transition. Pag napakigil ka, ano, napapaindak? Kasi best era talaga yan eh. Wala na yung love story. Kinalimutan si Jojo at Ellen. Nirevive mo yung kabataan namin. Di tuloy namin napigilan. Correct. O tama si Boy Pindot, MTV at Channel V lang ang makikita ng music video. Tama. Diba wala pang YouTube? Wala pang nag-aaway-aaway dahil sa YouTube. Wala pang basher. Totoo. Matahimik ang buhay natin. Yun yung masarap. Walang basher. Kalaban mo lang mga chismosang kapitbahay. Pag galit sila, sasampalin ka na lang. Diretso. Hindi na magpaparinig sa Facebook. Oo, hindi ka ibibidyo. Correct. Kahit manampal ka ng kapitbahay, manapak ka ng kalaro mo. Walang makakalam. Oo. Yung mga nakakita lang, kasi hindi naka-video, di ba? Yun din ang kagandahan mga kabisyo ng panahon na yan. Kasi kaming tatlo, madami talaga kaming mga walwal moments. Pero dahil walang ebidensya, it did not happen. Ay, nako. Get yan na year 94-95, walwal days. Oo. Diba? Nung sa mga iba, nakakalurky. Yan yung combination ng lime juice, tsaka yung... Yan, oo. Oo. Correct. Cool na cool ka sa mga kaibigan mo nun eh, pag no? Pag napagdikit mo yung ano, yung... Oh, tama, yung bunga nga sa bunganga. Oh, bunga nga sa... Tapos iikot siya, iikot, mayabang ka nun. Kapag ka na... Tsaka yun, tayo nag-umpisa ng Jim Pomelo, di ba? Oh, kaya. Jim Pong yun eh. Siyempre, tipitipiran lang nun eh. Mahal ang pulutan. Correct. Mahal ang chaser. Oh, diba? Yun. Grabe naman kayo sa TV na black and white. Over naman yun. Hindi po naman. Abutan naman po namin colored. Yung laki-laki ng likod. Diba? Ang laki. Who would have thought na ang mga TV isasabit na ngayon, 'di ba? Na meron na silang sariling. Dati may sariling aparador 'yun eh. Correct. Bubuksan lang kapag ka oras na ng pagnood ng TV. Oo. 'Di ba? Tama. Tapos lahat ng mga lalaki, ano, naka-kimpi na hair. Kimpi de Leon, 'di ba? Oh. Best era ever. Oh, naglabasa na po. Ang dami pong ang dami nagre-relate sa FB Live. Oo. OMG, sabi ni G. Keyson, Tia Marias, OMG, yan talaga yung gimmickan dati. Nako, huwag kalimutan yung watering hole. Huwag natin kakalimutan niya. Saya-saya naman. Hindi na ubusan yung mga tao na sinasabi. Ako rin, parang yun sila sa comment eh, no? Ako rin, may sasabihin din ako. Oh, di ba? Kasagsagan ng ano ng bubble gang. Selinig, umpisa noon yung ano, chicken dance. 'Di ba? 'Di ba tropang trumpo 'yung mga pinapanood natin noon eh. Huwag mo kakalimutan Street Life. Nakaw, pinupuntahan talaga 'yan Street Life. Tas ano 'yung nasa Ortigas? Ano 'yun? Limits Disco. Limits? Tama, Limits. Tas ang laki-laki. Sa likod ng Mega Mall 'yun dati. Tama. Totoo 'yan. Nako. Sure ka pag nagdi-disco ka doon? Sa kagaling, nagdi-disco kami. Oh. Wow, disco. Wow, disco. Ngayon, iba pag mayaman ng term nila. Pag mayaman ka sa labas ng San Lorenzo Village, Mars. Yeah. Oh, pang mayaman. Iba na yung term nila ngayon. Dati sa ating disco. Ngayon, party. Party. Yan. Ganun. Disco. Uy, nakapandisco ka. Get up sa Japorms. Magdi-disco ka, no? Kasagsagan ng swab yun. Yan! Totoo! Kasagsagan ng swab. Yung oily-oily ng buhok kasi nakaswab. Diba? Oh, so, mabuhay mga titos and titas. Thank you, Ellen and Jojo. Yan. Dahil sa storya po ninyo, inanumbalik po ang mga titos and titas of Manila. Nabuhay. Nabuhay! Ang daming, bumata. Ang daming naaalala. Sabi nila, grabe. Ayan, lumabas na amang matatanda. Baka matanda naman kayo sa amin. Hindi pa naman. May nagsabi niya, ang baduy.
ang badin daw natin, ang tatanda. Wag na kayo, ingat sabi, lang kayo. Sabi daw nila, ano, mga halata daw tayo na mga wala na daw sa kalendaryo edad namin. Eh, ano ngayon? Tatanda din kayo! At least, hindi nyo na-experience namin. Yung na-experience nyo, na-experience namin. Correct! O, oh, diba? Ano yung ngayon yung batch nyo? Hindi nyo naabutan yung mga naabutan namin, pero yung mga naabutan nyo ngayon, kaya din namin. O, ano, ha? Hindi nyo naabutan yung lower low? Oo! Ano, sasayaw na yan. Hindi nyo naabutan yun! Grabe kayo, ha? Wala kayo, eh. Wala yung mga batch ngayon sa batch namin. Tama na, partner. Pipigilan lang ng puwet ko, eh. Hindi ba pigilan? Napapaindak na talaga, eh. Gusto tapusin, pero ayaw pa. OT na tayo, OT na tayo. Ano ba yan? Nakakainis na, ha? Tama na, ayoko na. Ay, nako. Nakakaloka. Oh, sabi ni Crispa t-shirt. Crispa. Ang mga t-shirt noon, Crispa. Oh, Toyota Crispa kasi kasagsagan daw. Correct. Hay nako. Street boys, Street boys, UMD sila yan. Ay nako, ang sarap po talaga. At totoo yan, eh. Less worries. Kaya mas madaming bata na binubuo kasi mas madaling magbuo ng pamilya noon. Anyways, Ellen and Jojo, thank you for reminding us of the 90s. At kung ikaw gusto mo rin mag-share ng kwento sa amin, pwedeng-pwede email us mahiwagangburnaystory@gmail.com. We wish we could talk about this more, maybe in the next isayaw next, mo ba yan? In the next ano ba yan? Nakakainis na, ha? Nakakayamon. Pahabol pa ni Radio La Cruz ng Love Radio Roa City yung pager pa daw natin. Pager! Ay, nako. Grabe. Mas masaya talaga dati. At higit sa lahat, wala talagang bashers. Oh, you know. There was more love than hate. Correct. Mm-mm. Totoo yan. Benetton. Kausuhan niya ng Benetton. Yeah. Diba? Yun yung pabango mo. Tsaka CK1. Yan. Oh, Angel's Breath. Angel's Breath, Angel's, iba't iba, Angel's Whisper, may mga Angel's Love. Oo, nangangamig ka sa klaso mo, yung Angel's Breath. Tama. Ay, may stationary na, kirok-kirok eh. Oo, diba? Salamat. Salamat for, bringing back the memories. Yan. Uy, pero luma na yan. 501 Haynes Pocket Church. Palitan natin. Oo, luma na ni Ariko Mambo. Ano na to? Oh, Marcel Soriano to, eh. 90s tayo, partner. Diba? Oo nga, sabi ni Yasmin, dati diary, nagsusulat. Ngayon, my day. Diba? My day, IG stories, ganyan. Oh, naabutan namin yung diary, pero naabutan din namin yung IG stories. ano kayo? Mas konti yung kwento nyo. Oo, mas kami marami. Marami kaming kwento. Tingnan mo, overtime na kami, hindi pa kami tapos. Walang pakialam kung papagalitan ka mamaya. Oh, ganun kami. Ganun ka bongga yung dekada naming 90s, ha? Ano ngayon? exit na po kami, mga kabisyo. Totoo na to. Magsa-sound trip na lang po kami dito. Enjoy the rest of your day, mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatang na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Ang programang walang problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng